ang Middle East. Kasi sa pool ay kaisa natin ngayon sa ating ginagawang pagtindi, sa ating paninindigan, pagtatanggol, pagpoprotekta, at pag-aalaga kay Vice President Tinday-Tan Duterte. Kaisa rin po natin sila sa pagkundina ng maraming pag-aabuso ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaisa rin po natin sila at milyong-milyong Pilipino sa labas ng ating bansa sa pagkundina sa maraming pagmamalamis, pag-aabuso at korupsyon na nagmumula sa House of Representatives sa pamumuno ni Martin Romualdez. Kaisa rin po natin sila sa pagpapakita ng suporta kay Atty. Zuleika Lopez na itinulong dahil lamang hindi na gustuhan ng isang convicted na mambabatas ang Thank you.
at may iransya sa ating saligang batas na magtipon-tipon ng malaya at magkaroon ng payapang pagtitipon. Ang pagkakaalam ko, buhay na buhay ang ating saligang batas. Subalit bakit pagdating sa Kongreso, tinatapakan, sinasalaula, hinuyurakan nila ang mga karapatang pantao ng mga resource person. Sabi ko sa Article 3, Section 1 of our Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. May due process ba ang pagkakakulo ni Atty. Lopez? Meron bang due process na sa kadiliman ng gabi, walang kuryente, pinatayan din ng tubig, darating ang mga ilang elemento ng kapulisan upang pwersahin at pwersahang ilipat si Atty. Lopez mula sa House of Representatives patungo sa correctional facilities ng Mandaluyong? Ito ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Nakalimutan nyo ng mga congressman natin, ng mga miyembro ng mga ng bababang kapulungan, yung Section 12, Article 3 of our Constitution. Malinaw po sa ating saligang batas. Nabawal ang force, intimidation, violence, or torture that will reshape the will or the war will reshape the consent. Yung pananakot na kapag ka hindi ka sumagot ng ayon sa aming kagustuhan, isasign ka namin in contempt. Yan po ay pananakot. Yan po ay threat. Yan po ay intimidation that reshapes the will, and that is unconstitutional. At bilang panghuli, tinatapakan pa rin nila ang karapatang pantao na kanila mga iniimbitahan sa Kongreso, particular na ang Section 17, Article 3 ng ating saligang batas. Hindi po maaaring pwersahin nino man ang kahit na sino na tumistigo laban sa kanyang sarili o laban sa kanyang sariling interes. Sa Kongreso, pag tinatawag ka at hindi gusto ang sagot mo, pipilitin ka nila, susubuan ka nila ng mga salita na gusto nilang lumabas sa iyong bibig kahit naman hindi yun ang katotohanan. Kaya tayo'y patuloy na magsama-sama, manindigan at sumigaw ng sama-sama. Tigilan na natin yung maling uri ng ating pananahimik. Tanggalin na po natin yung maling kultura ng pananahimik. Meron po tayong tinatawag na undeclared martial law. Nagaganap na po yan. Kung ano-anong iniimbestigahan, sinasabi ay in aid of legislation. Kasinungalingan. Ang investigasyon nila ay in aid of political persecution. Wala na silang gawin araw-araw kundi siraan ang pagkatao ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Masama ba pag ikay Pangulo, pangalagaan mo ang seguridad ng iyong bansa? Masama ba na kapag ikaw ay Pangulo, habulin
Vice President Inday Sara Duterte. Nakita natin lahat ang kanyang tapang, isang tunay na maisog. Babaeng tao, pero marunong lumaban. Hindi kinahihinaan ang loob at patuloy pang tumatapang. Subalit, ito'y dapat malaman ninyo. Ang punteryo nilang susunod ay si Vice President Inday Sara Duterte. Gagawin nila lahat para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ang layunin ay palitan siya ni Martin Romualde. Ang
sundin niyo ang nasa sa loob ninyo, sundin niyo ang nasa puso ninyo. Importanteng nalalaman ho ninyo ito dahil mahirap naman na tayo nagsasalita lamang upang paigtingin ang inyong galit. Hindi po. Ito po yung mga bagay na dapat nalalaman ninyo. Karapatan po ninyong malaman ito dahil hindi na tayo lumalabas sa tinatawag nating traditional media. Kaya palakpakan natin ang lahat ng social media bloggers na naririto ngayong gabi. Sila po ang tinatawag nating new media. Sila po ang nagdadala ng totoo at tunay at makabuluhang balita sa mga tahanan, sasakyan, lugar ng trabaho, opisina, at maging sa ibang panig ng mundo. Gising na ho yung ating mga kababayan sa ibang panig ng mundo, sa US, sa Kuwait, at sa Middle East. Sila po ay nakamatsag sa inyo, nanonood, kabahagi ng ating ginagawa ngayon. Makikita po nyo yan sa inyong mga views. Hindi naman pare-pareho ang channel ninyo, pero makikita ninyo, padami ng padami ang nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa ginagawa ng administrasyon ito. Kaya wag po kayong mapapagod. Nagsisimula pa lamang po tayo. Pinaglalaban lamang po natin dito yung sinisigaw ng hakbang ng maiso na nanawagan for transparency, accountability, peace and security. Ating panalangin ang mga magnanakaw dyan sa Senado at sa Kongreso. Nabanggit po kanina ni Plastico na ako po ay isang kandidatong para senador ng hakbang ng maiso. Hindi na po muna panahon yan. Nais ko lang pong banggitin ang pangunahin sa aking nais gawin. Yan yung war on corruption. Subalit, yung war on corruption, hindi po yan motherhood statement. Kung tayo tutulungan ninyo, sisikapin kong may balik ang death penalty. Na kung makapag-utos sa ating mga
mga miyembro ng PNP at ng ANC. Kaya ito po ang ating nais gawin at hindi rin po matatapos ang gabi ito. Dahil dito po sa Quezon City, hindi po yung mga hindi po taga Quezon City at yung mga taga Quezon City po, dahil dito po talaga ako, ito po ang aking lungsod. May kaibigan nung ako nung araw pa, Batikas na Barangay Captain. Ang tawag po dito nung araw sa Quezon City, si Mini Tatay Digong. Kasama ko po ito nung araw pa. Astig din po ito. At nagsalita na po yung kagabi. At kagabi pa ho, kahit ako'y nasa Kuwait, kahapon pa ng umaga, nagugnayan na po kami na hindi sa ating ginagawang pangkilos. Palakpakan po natin. Kalaban ng droga at korupsyon, si Konsehal Tatay Rari! At alam din ho niya ang epekto ng droga dahil doon sa kanyang barangay nung araw sa Batasan Hills. Alamak po ang droga doon. At sinasabi rin ng mga tao doon, barangay official, si Konsehal Rani, at pati yung mga kapulisan, nang dumating ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, naubos at nagtakbuhan, nawala at tumigil ang kalakal ng droga. Kaya salamat, Konsehal Rani, at salamat din sa iyong suporta sa ginagawa nating pagkilos. Ay, we love you, ay! At ganoon din ho, sa ating mga kasamang kapulisan dito, ating mga police officers, hindi po ninyo kami kalaban. Kami po ay kasama ninyo. Ang aming lamang pakiusap, ang pakiusap ko, kilalanin din po ninyo ang karapatan namin na malayang magtipon-tipon at mayapang magpahayag na aming saluhobin laban sa pagmamalabis ng administrasyon ni Bongbong Marcos na minsan kong tinulungan. Nagbabago kanina sa sasakyan, tinanong bakit po na hindi tinutulungan si Bongbong Marcos. Simple lang ang sinagot ko. Hindi na siya tumatalima doon sa napag-usapan naming direksyon na maglilingkod kami ng kata sa mga Pilipino. At hindi rin ako nagkulang ng salita sa kanya. Sinabi ko na noon, yung mga nakapaligid sa atin na ang tanging layunin ay magnakaw sa gobyerno, kaya ko yan. Pero hindi ko kakayanin ang paghusga at pagmumura ng mamamayang Pilipino pag hindi natin ginawa ang ating trabaho ng tama. Kaya ako'y narito kasama ninyo at patuloy tayong magsasama-sama. Uli ho, patuloy nating protektahan, ipagtanggol at bantayan si Vice President Inday Sara Duterte. Paniwala ho kayo mga kababayan, pati yung mga nasa bahay, nasa smartphone, nanganganib po ang buhay niya. Target po yan. Bantayan po natin si Vice President Inday Sara Duterte at huwag po nating hahayaang mananahig ang kwersa ng mga kadiliman sa ating bansa. Patuloy po tayong maging maisog, magandang gabi at mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang mga maisog! Thank you so much. Thank you, Attorney. Thank you po. Salamat po, Attorney. Minsan nagmalasakit,
lagi kayo updating sa aking mga update.